siya sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Araw po ngayon ng Lunes, 25 ng buwan ng Abril taong 2022. Ito pa rin ang ating Headlines IZ Balita Panghapong Edisyon. Abayan po ninyo, napapakinggan kami sa DWIZ Dagupan at DWIZ Palawan. At sa bayan din tayong napapakinggan sa 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Gensan, 95.1 Home Radio Naga, 92.3 Home Radio Legazpi, RPN DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DYKZ Cebu, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXKS Surigao at DXXX Zamboanga. DWIZ! At sa ating mga headlines, border control laban sa Omicron sub-variant ng BA.2 pinaigting. DWIZ! COMELEC magbabago ng format sa huling presidential at vice presidential debate. DWIZ! Halos 100 kandidato sure winner sa May 9 elections. DWIZ! Mga pasahero galing probinsya, walang masakyan pagdating ng Maynila. DWIZ! At sa ibayong dagat, Mount Anak, Krakatoa sa Indonesia, nagpakawala ng ash clouds. DWIZ! Para naman sa balita sa pampalakasan, Philippine Women's Volleyball Team nasa Brazil na para sa ensayo sa SEA Games. DWIZ! At sa showbiz, Arjo Ataide at Maine Mendoza masayang nagbakasyon sa El Nido. DWIZ! At ang maghahatid sa inyo ng mga balita. Ako po si Mara Valle. At Senyor Ray Pacheco. DWIZ! Ayon sa mga balita, nakapagtala ang Department of Health o DOH kahapon ng 205 na bagong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan ay meron ng 3,684,500 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kabila nito ay 13,600 na lamang ang aktibong kaso, habang aabot na sa 3,610,718 na ang kabuuan ng recoveries at umakyat naman sa 60,182 ang mga nasawi. Ni infectious diseases expert Dr. Rotjin Solante na kailangan ngayong mas paigtingin ang pag-iingat ng Pilipinas pagdating sa border control. Ayon kay Solante, dapat lang napanatilihin ang paghihigpit ng border screening, partikular sa mga incoming travelers. Dagdag pa ni Solante na dapat mamonitor din ang mga aktibidad ng mga dumarating na pasahero, lalo na't may mga naitatala ng kaso ng Omicron sub-variant na BA.2 sa ilang mga bansa, gaya halimbawa sa South Africa, UK at US. Paliwanag naman ng eksperto, ang nasabing BA.2 variant ay nagdudulot ng mas limitadong proteksyon sa mga bakuna, kaya't importante na mas mapalaganap ang vaccination para sa mga booster. Nananatiling dominanteng variant sa Pilipinas ang Omicron sub-variant na BA.2. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ng infectious diseases expert Dr. Rotjin Solante na madaling tamaan ng naturang variant ang mga immunocompromised individuals, senior citizens at wala pang bakuna. Paliwanag ni Solante, hindi maiwasang mag-mutate ang virus, kaya't posibleng ikasa ang taon-taong bakunahan kontra COVID-19. Ang mangyari niyan, Joe, hindi tayo mag-rely sa mga ganong first generation, kasi baka naman may mga ibang variant na hindi na talaga tatalab itong mga bakuna natin. So, importante i-monitor lang natin kung ano may yung mga next mga generation vaccines na pwedeng mag-cover ng bakuna or COVID na mayroong mutation.
Ang dinig ni Infectious Diseases Expert Dr. Ronjin Solante sa panayam ng DWIZ. DWIZ! Samantala, patuloy na hinihikayat ni Dr. Ted Herbosa, Medical Advisor ng National Task Force o NTF Against COVID-19, ang publiko na magpa-booster shot na kasabay ng pag-arangkada ng pagtuturok ng second booster ngayong araw. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Herbosa na magpapatuloy ang pagkakaloob ng bakuna kontra COVID-19 kahit eleksyon. Paliwanag pa nito, ang naitalang pagtaas ng mga kaso ng virus sa ilang lugar ay dahil sa tumataas na mobility ng publiko at humihinang bisa ng bakuna. Umaasa naman si Herbosa na lahat ng individual ay lumalahok sa campaign rallies ay fully vaccinated na. Hindi enough po yung dalawang dose kasi over time, after 3 to 6 months, bumababa po ang immunity nyo. So magpa-booster na rin yung hindi pa nakakapag-booster. Yun lang ang panawagan namin. Okay. Ngayon, habang low risk tayo, kasi hindi natin alam, baka tumaas na naman to. Sinabi pa ni Herbosa na sa ngayon ay tanging immunocompromised individuals edad 18 pataas ang prioridad na mabigyan ng ikalawang booster shot sa initial rollout nito. Itong mga taong to kasi mahina yung kanilang immune mechanism. So kahit binigyan sila ng booster noon, yung first booster, sigurado kami mababa na naman ang kanilang immunity. So sila yung pwedeng tamaan kung pumasok yung Omicron XE sa Pilipinas. Sila yung vulnerable. Tinig ni Dr. Ted Herbosa, Medical Advisor ng National Task Force Against COVID-19 sa panayam sa DWIZ. DWIZ! Aglay pa rin sa kaso ng COVID-19 na DOH nakapagtala ng mahigit 700 kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Patrol 5, Aya Yopanko. Aya? Kinumpirma ng Department of Health o DOH na nakapagtala ng mahigit na 700 kaso ng COVID-19 sa nakakalipas na 24 oras. Batay sa report ng DOH kahapon, Abril 24, mayroong 726 na malubha at kritikal na pasyente na naka-admit sa iba't ibang ospital sa bansa dahil sa COVID-19. Sa 2,841 ICU beds para sa mga pasyenteng may COVID-19, 479 o katumbas na 16.9% ang okupado, habang 16.9% ng 24,309 non-ICU COVID-19 beds naman ang kasalukuyan ding ginagamit. Nakasaad din sa DOH report na mula Abril 18 hanggang 24 taong kasalukuyan ay may 1,465 na bagong kaso na naitala sa bansa. Ang average na bilang ng bagong kaso kada araw ngayong Linggo ay nasa 209, mas mababa ng 0.12% kung ikukumpara sa mga kaso noong Abril 11 hanggang 17. Sa mga bagong kaso, wala sa mga ito ang may malubha at kritikal na karamdaman. Samantala, mayroon namang naitalang 213 na pumanaw at sa bilang na ito, 31 ang naitala noong Abril 11 hanggang 24. Ito sa Patrol No. 5 ay iupang ko na ulat. Simple lang ito ng lakas, DWIZ. DWIZ! Salamat Patrol 5 Aya Yupanko. Samantala, sa iba pang detalye ng ating balita, inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na sigurado na ang panalo para sa 845 na kandidatong walang kalaban sa lokal na posisyon sa bansa sa paparating na May 9 elections. Batay sa tala ng komisyon, 39 ang tumatakbong kongresista, 9 sa pagkagobernador, 11 sa pagkabisegobernador, 45 sa pagkabukal, 203 sa pagkamayor, 254 sa pagka-vice-alcalde at 284 sa pagka-konsehal. Samantala, mas mababa ito kumpara sa naitalang 861 unopposed candidates noong 2019 midterm elections.
Samantala, binasura naman ang Kamalek ang town hall format ng ikatlo at huling presidential at vice presidential debates. Kasunod rin ito ng hindi natuloy na huling leg ng debate dahil sa kabiguan ng contractor na bayaran ang Sofitel Hotel sa pag-host ng event. Sa halip, ipinabatid ni Kamalek Commissioner George Garcia na magsasagawa na lamang sila ng single candidate team panel interview format. Ang sistema ngayon, anya, ay parang personal interview kung saan may panel kaya't mabibigyan ng lahat ng mga kandidato ng buong isang oras para may sa publiko muli ang kanilang plataforma sa huling pagkakataon. Sinabi ni Garcia na magkikipagkita na lamang ang mga interviewer or panelist sa mga kandidato kung saang lugar o uubra habang nasa kampanya ang mga kandidato o yung presidential-vice presidential tandem. Ipinayag pa ni Garcia na pwede rin kausapin ng interviewers ang mga kandidato online at ang mga ito ay i-ere sa mga istasyong miyembro ng KBP o kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas mula May 2 hanggang 6. Samantala, pagiging apolitical ng mga itinalang otoridad para magbigay proteksyon sa mga kandidato, muling pinaaalala ni Pangulong Duterte. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Pinaalalahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga pulis na ikinalaga upang bantayan ang seguridad ng mga tumatakbong kandidato para sa national at local elections. Paalala ni Pangulong Duterte sa mga pulis na nagbibigay ng proteksyon sa mga kandidato na manindigan sa kanilang mandato at limitasyon. Payag ng Chief Executive, mahalagang tuparin ng mga pulis ang mga nakasaad sa batas na hindi sila maaaring makilahok sa politika at dapat natutukan ang kanilang gampanin na mabigyan lamang ng seguridad ang isang tumatakbong politiko. Giit ni Pangulong Duterte na iikot lamang sa police protection ang magiging papel nila at anumang may kaugnayan sa kampanya o labas na sa kanilang mandato ay mahigpit na ipinagbabawal o labag sa batas. Muli namang sinabi ng punong ehekutibo na kung higit sa 2 armadong escort ang nagsisilbing bodyguard ng isang politiko o kandidato ay maituturing na itong private army. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ. DWIZ! Samantala, iginit ng National Citizens Movement for Free Elections on NAMFREL na hindi sila pinahintulutan na obserbahan ang 70% ng mga operasyon sa pag-imprenta ng balota. Ayon kay NAMFREL Chairman Gus Lagman, ang pagbabawal sa mga poll watchers na obserbahan ang proseso ng pag-imprenta ay labag sa batas. Sinisiyasat din ng NAMFREL ang ilan pang mga paglabag sa Omnibus Election Code ng Commission on Elections o COMELEC. Samantala, ayon sa Omnibus Election Code, ito ay nagbibigay atas sa komisyon na magbigay daan sa sinumang tao na obserbahan ang pag-imprenta ng mga balota at election returns. Samantala, nilinaw ng COMELEC kung bakit may mga deactivated na ilang mga botante sa precinct finder nito. Detalyeng yan ihahatid ni Patrol 5 Aya Yupanco. Binigyan din ng Commission on Elections o COMELEC na kabilang ang 2018 barangay elections sa bilang para madetermina kung ang isang tao ay matatanggal sa listahan ng mga aktibo o hindi na botante. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, madalas nakakalimutan ng tao ang 2018 barangay elections kaya't nagrereklamo ang mga ito at ipinupunto lamang na tanging 2019 elections lang ang kanilang nalampasan na botohan at nakaboto pa noong 2016. Paliwanag ni Garcia, may desisyon na ang Supreme Court tinggal dito kung saan ikinukonsidera ang barangay elections bilang regular na election at maging basihan para matanggal ang pangalan ng isang botante sa listahan. Dagdag ni Garcia, sorry na lang sa mga natanggal at maaari naman na niyang mag-pa-activate ulit sa darating na Hulyo. Ito si Patrol No. 5, Aya Yupanco ng ulat. Siyempre, may todo lakas, DWIC. DWIC! Patuloy pa rin kayo subay-subay sa ating IZ Balita Nationwide ngayong araw na ito. Nang Lunes, magbabalik kami ni Mara pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 16 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. IZ Balita! IZ Balita! Nationwide! Nationwide!
Balik tayo sa mga detalye pa rin ng ating mga balita. Ikakasa sa Abril 27 hanggang 29 ang lokal na absentee voting sa hanay ng Philippine National Police. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Augustus Alba na mga personnel nila sa Campo Crame na nag-avail ng absentee voting ay nakatagdang bumoto sa Multi-Purpose Center. Magiging venue naman ng local absentee voting para sa mga police na nasa lalawigan ay ang mga Police Provincial Office. Aabot sa 3,248 ng mga tauhan ng PNP sa Campo Crame ang nag-avail ng absentee voting habang 26,813 naman sa mga lalawigan. Inihayag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na kasalukuyan ang naghahanda para sa paparating na halalan sa Mayo 9 ang mga volunteers nationwide. Wala namang ibinigay na karagdagang reaksyon sa panayam ng DWIZ kay PCCRV Director for Voter Education Dr. Arwen Serrano kaugnay sa isyu ng pagbabanta ni COMEL Commissioner Ray Bulay na kakastiguhin ang mga babatikos sa, o bumabatikos sa ginagawang paghahanda ng COMELEC sa darating na eleksyon. Naiintindihan naman natin yung mga nagtutuliksa, yung mga nagpapanta at yung mga nagsasabi na magkakaroon ng dayaan sa nalalapit na halalan. Siyempre ito ay nakakaapekto lalo-lalo na sa kanilang 6 na commissioner saka chairman ng COMELEC and Bank. Samantala, nagpaalala naman si Serrano sa mga botante na kung ano ang mga dapat gawin sa pagsapit ng botohan. Nananawagan kami sa ating mga taong bayan na especially kung kayo ay botante, halinawa ay nakabuo na kayo ng inyong listahan para gabay ninyo sa inyong gagawing pagboto on election day. Kung hindi pa, naway makapili na tayo within this 2-week stretch, no, 13 days to go para sa gayon, hindi na tayo mag-iisip pa kung sino boboto natin on election day. Ang tinig ni PPCRV Director for Voter Education, Dr. Arwin Serrano, sa panayam sa DWIZ. DWIZ! Samantala, sinalubong naman ng perwisyo ang ilang mga pasahero sa bus terminal sa EDSA Cubao dahil sa pagdagsa ng mga galing probinsya sa Norte at bumalik ng Maynila kanina. Ito ay bunsod ng ginagawang night operations na mga bus kung saan alas 10 nang nag-umpisang bumiyahe ang ilan dahil sa ipinatutupad na window hours para sa mga provincial buses. Mababatid na sa ilalim ng window hours, 10 na alas 10 pa lang hanggang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga lang pwede magbaba ng pasahero ang mga provincial buses sa mga main terminals mula sa Cubao. Samantalang pahirapan makabalik ng kanilang bahay ang mga pasahero dahil 10 oras na nakakabalik ng Maynila at wala nang masyadong masakyan na mga pampublikong transportasyon. Nakakuha naman ng suporta sina presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. at vice presidential aspirant Sara Duterte sa 14,600 municipal at city councilors sa bansa. Mula ito sa kabuuang bilang na 17,177 na konsehal sa buong Pilipinas. Sa statement of support na pirmado nina Philippine Councilors League o PCL Chairman Danilo Dayang Hirang, ang president at President Nelson Sala naniniwala ang grupo na magkakaroon ng tenga sina Marcos para sa inisyatibo ng lokal na pamahalaan. Nagpasalamat naman si dating MMDA Chairperson Benhur Abalos, campaign manager ni Marcos, sa pagsuporta ng mayorya na mga miyembro ng PCL. DWIZ! Inilunsad naman ng DepEd Department of Education ang bagong modules para sa mga mag-aaral ng ALS o Alternative Learning System. Ayon kay Education Assistant Secretary G.H. Ambat, halos 3 milyong junior high school ALS students ang makikinabang sa mga naturang bagong learning materials. Kasabay nito, pinagmalaki ni Ambat ang mga nasabing bagong ALS modules na sumasabay anya sa 21st century skills na kailangan ng mga K-12 students. Pagpasa ng Department of Disaster Resilience Bill ng Senado muling inapila. Detalye ng balitang 'yan ihahatid ni Patrol 11 Tina Nolasco.
Huwag na sanang hintayin pa ang susunod na Senado upang maipasa ang panukalang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Ito ang inihayag ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano matapos salantain ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ng Bagyong Agaton. Anya, meron pang ilang natitirang araw ng sesyon bago matapos ang 18th Congress, ngunit kung hindi man anya agarang maipasa ito, saan naman ani Cayetano na magkasundo na kailangan ng bansa ang naturang departamento. Nabatid na sakaling tuluyang maisasabatas ang naturang panukala. Ito ang magiging pangunahing ahensya ng gobyerno na responsable sa pamumuno, pagpaplano, pag-organisa, pamamahala, pagtugon at paghahanda upang bawasan ang panganib na dulot ng sakuna, gayon din ang rehabilitasyon pagkatapos ng kalamidad. Ito si Patrol 11, Tina Lulasco, nag-uulat para sa Impilang May Totong Lakas. DWIZ. Maraming salamat, Tina. Wala pang guidelines para sa pagpapatupad ng bagong coding scheme na inaasahang magiging epektibo sa Mayo a Primero. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Romando Artes, patuloy ang kanilang pag-aaral hinggil dito. Nagkasagawa rin na niya ng diskusyon ng Metro Manila Council kaugnay sa mga bagong datos ng kanilang nakalap. Kabilang nga niya sa kanilang pinag-aaralan ang mga posibleng epekto ng bagong coding scheme. Matatandang sinabi ni Artes na malaking tulong ang coding scheme dahil mababawasan ng 40% ang traffic sa Metro Manila. IZ Balita. Nationwide. Balita sa ibang bansa. Ating foreign news, nagpakawala ng volcanic ash clouds ang Mount Anak Krakatoa sa Indonesia. Ayon kay Denny Margiono ng Indonesian Geological Agency, umabot sa 500 hanggang 3,000 meters ang taas nito. Nabatid na 21 beses nang sumabog ang naturang bulkan noong nakalipas na linggo. Ngunit nitong linggo, naganap ang pinakamalaking pagsabog. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang mga residente na umiwas sa 2-kilometer exclusion zone na ngayon ay nasa Volcanic Alert System Level 2. Ang Anak Krakatoa ay isang bulkan na nabuo matapos ang malakas na pagsabog ng Mount Krakatoa noong 1883. Sa Sports! Nasa Brazil na ang Philippine Women's National Volleyball Team bilang pag-aanda sa 31st Southeast Asian Games. 15 araw na ang magiging ensayo ng koponan na magaganap 2 beses kada araw. Ayon sa bagong talagang head coach ng koponan na si George Jorge Sousa na De Brito, sumabak na ang volleyball team sa ilang tune-up games kalaban ng ilang pro team ng Brazil. Kinalang Brazil sa high-level volleyball, kaya inasa maraming matututunan ang Philippine team. Pagkatapos ng training, babalik pa sa Pilipinas ang grupo bago bumiyahe patungong Vietnam na venue ng Southeast Asian Games. Sa entertainment o trending news, bahagi ng celebrity couple na sina Arjo Ataide at Maine Mendoza ang kanilang sweet photos sa kanilang bakasyon sa El Nido, Palawan. Sa Instagram post ni Maine, ipinakita nito ang picture nila ni Arjo habang hawak ang kanilang iniinom at may caption na "Tumor coladas, laughs and sunsets with you." Ibinahagi naman ni Arjo sa kanyang IG account ang picture nilang dalawa habang nakasakay sa bangka na may caption na "I love you always, more and more every day." Disyembre noong ang taon nang ipagdiwang ng dalawa ang ikatlo nilang anibersaryo bilang magkasintahan. IZ Balita. Nationwide. Sumayin niyo ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin sa DWIZ. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At ang nagatid sa inyo ng mga balita. Ako po si Mara Valle. At Senyor Ray Pacheco, marami pong salamat at magandang hapon. IZ Balita. Nationwide.